The camp of Representative Arnolfo Teves Jr. filed on Friday a motion seeking to dismiss the illegal possession of firearms and explosives complaints at the Department of Justice. According to Attorney Ferdinand Tupacio, the legal counsel of Teves, they submitted a motion for the dismissal of the complaint due to lack of evidence to support a finding of probable cause. Another respondent, Jose Guimarangan, also filed the same motion. The PNP CIDG filed a complaint on March 15 for illegal possession of firearms and explosives against Teves and others after a search yielded firearms, ammunition, and grenades from one of Teves' homes. May motion to dismiss kami na ipa-file today under the new rules of the National Prosecution Service. At na-invoke din namin yung right of any person under investigation for a criminal offense to be heard by himself and slash or by counsel. Hindi po sa kanya yung barrel. Ang barrel ay planted lamang. At yung search warrant ay hindi naka-address sa kanya. Mali po yung sinearch kasi ang nakalagay sa search warrant sa Asokarera. Pero ang sinearch po ng CIDG ay isang maliit na bahay na lamang. Tupacio also criticized the previous statements of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, tagging Teves as one of the masterminds in the March 4 killing of Negros Oriental Governor Roel Degamo. Secretary Remulla previously described the lawmaker as the executive producer of the killing of Degamo. Diba, in aid of legislation naman yung hearing, ano? Ang isang magandang dapat i-consider nilang batas ay ma-institutionalize yung dapat yung mga nag-iimbestiga ng isang kaso ay tumahimik muna habang ongoing pa yung investigasyon. Sapagkat, yun katulad ng paulit-ulit na sinasabi ko kay kaibigang Boying natin, ay papaano naman kami makakakuha ng impartial na preliminary investigation dito sa kanyang tanggapan sa Department of Justice kung siya na mismo nagsasabi may kinalaman si Teves. We're not judges here. We represent the prosecution. It's not a matter of partiality, it's a matter of objectivity, whether we're doing the right thing or not. Kung tama ang ginagawa namin, gagawin namin yan. Whether whoever is there that is accused, pag tingin namin mali ang ginawa nila, we will run after them. Yun po ang trabaho namin eh. We are on the side of the people. On the Senate hearing on Monday where Teves is invited to speak over the Degamo killing, Tupacio said this is an opportunity for his client to present his side and clear his name. Nagpapasalamat nga kami kay Senator De La Rosa na nabigyan siya ng ganitong oportunidad. Sana lamang may mga ulalo daw na kumukontra sa video teleconferencing ang akin bakit, anong reason nila. Hindi ba ito ay isang inquiry in aid of legislation? Eh bakit ayaw nilang pakinggan yung kabilang panig? May nagsasabi unfair daw. Eh mas unfair kung isang panig lang, yung panig lang ni na Degamo. The governor's widow, Mayor Janice Degamo, has sent a letter to Senator Ronald De La Rosa to express her disappointment, allowing Teves to attend the inquiry online. He has to have the balls. Nagpapatay siya sa asawa ko at sa walong iba pa. Na ang daming napahamak, ang gatsi nila. Tapos ngayon sa Senado, virtual lang siya. Hindi siya haharap sa amin. Ay, napaka-unfair niyan. I want to look him in the eye. I have a lot of things to say to him. Senator De La Rosa, chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, gave his assurance the hearing will be fair. Alam naman natin talaga na hindi mag-atin niya physically. Dahil huhulihin niya kung nandoon niya sa Senado. May lumabas na warrant of arrest si congressman against kay congressman Davis. Hindi talaga mag-attend niyan. Mabuti nga at least andyan siya kahit na online na makapagsagot siya sa mga tanong na itatanong sa kanya. Sayang yung chance ba na makapagtanong tayo. Teves' brother, former Negros Oriental Henry Teves, will also attend the Senate inquiry. Raya Kapulong, ABS-CBN News.